Hello guys, welcome to another vlog. For today's episode, I'm just gonna share with you yung mga steering wheels na meron ako sa Civic and siguro quick history lang ng bawat isa and why I'm considering this new steering wheel na never ko pa na-try sa buong ownership ng Civic na to. So yun, let's go! So bago kayo mag-comment na walang headrest tong passenger seat ko, inalis ko lang kasi ang daming gamit and sinabit ako sa kanya na bowl. O baka mabash ako na wala akong headrest dyan. Okay, so first up is itong Civic SIR steering wheel. So this is the original steering wheel ng Civic SIR. Well, ano lang naman siya, what can I say? tri-spoke, leather wrap siya, nandito yung red stitch. So, as far as I know, never pa to na re-upholster. Ito pa rin yung original. Ayan, kita niya naman siya sa age nung leather. It's not perfect, di rin siya like super kawawa. So, I've been using this for the longest time. So, I think siguro mga 3 years of owning the car. But all this time, masaya na ako dito. So, yun. Ang difference nito with the other EK steering wheels, other EK4 steering wheels is yung sa SIR leather siya. And yun, meron siyang red stitch sa loob. So, yun. Busina sa gitna. Pretty basic steering wheel. Salpak lang siya. You don't need yung hub para i-connect to. I think add ko lang din, before meron akong steering wheel na pinalit after nito, which was yung Momo Monte Carlo. So, wala na siya ngayon. Nasa kaibigan ko na siya, but yun yung pinalit ko sa kanya. Actually, first time ko rin magpalit ng aftermarket steering wheel nun. So, iba pala guys, iba yung feeling pag naka-aftermarket ka na like yung Momo Monte Carlo. Iba yung feel, parang mas ramdam mo lang yung road at yung kotse versus this one na alam yun, medyo ano siya. Oh, I don't know. Personally, parang mas cushioned lang yung hawak mo sa steering wheel kasi siguro makapal, malambot. With the Monte Carlo, para mas solid lang yung grip mo. Ako lang naman yun. So, ito naman yung current steering wheel na gamit ko. This is yung Olympic 3, Momo Olympic 3. So, as you see, meron siyang parang wood design combined with leather. 4-spoke siya. Horn is here. Hindi ko siya napagana ever kasi I think sa wire may kulang eh. But yung horn niya dito working. So, right and left dito. So, medyo kakaiba siya. Medyo nag-adjust pa ako sa kanya kasi dito yung busina. Hindi siya intuitive na nasa gitna. Here's an up-close view of the Momo Olympic 3. Ayan siya. Medyo may signs of usage na rin. This was bought from Up Garage din sa Japan. Ayun. Hindi lang siya ganun kaganda. Pero, I mean, for the price, guys, sa kumakahanap nito? Usually sa marketplace lang naman. Sa mga surplusan. Pero, ayun. Ganda. Ito lang talaga eh. Hindi ko mapagana. But, I'll show you lang yung nasa loob. So, ito siya sa loob. Yan. So, this is the horn button. Yan. And yan, yung wiring dito. Hindi ko lang siya na-figure out ever. So, okay lang kasi papalitan ko na rin siya. But yun, working to, right and left. Super happy with this one. Pero, ang reason ko lang of changing is kasi hindi ko naman talaga balak i-keep tong steering wheel. Balak ko talaga siya i-pass on sa friend ko si Sam. Siya yung naka-Honda Accord. Mas bagay sa kanya to kasi may mga wood trim talaga yung interior niya versus yung Civic natin na wala namang ka-wood dyan. And lastly, ito yung sinasabi kong never ko pa na-try sa Civic. So, this is yung tinatawag nila na personal steering wheel. Para siyang personal akin to. Pero yun yung brand niya guys. Made in Italy din, similar with Momo. Actually, sa malayo nga, parang iisipin mo baka Momo steering wheel siya eh. But yun, medyo may slight design differences siya. Like ito, yung kung saan yung mga holes niya dito. Medyo hindi siya same dun sa Momo. And yung horn button din guys, napansin ko, gagamitin ko sana yung horn button ko dun sa Momo. Teka, kunin ko lang. Ito guys, ito yung chip kong... ito yung cheap horn button dun sa Momo Monte Carlo.
ayan o, pag itapat mo siya dito sa personal, parang ano lang siya, hindi siya kasha. Ayan o. So I'm guessing you need a special horn button, pang personal steering wheel talaga. So sayang, excited pa naman ako gamitin siya. I think for better appreciation, papakita ko sa inyo yung layout ng screws ng Momo. So, ayan siya. Yung design niya is, ilang screws ba to? 4, 5, 6 screws. Pero yung top screw, nasa middle. Versus the personal steering wheel. Ayan o. Versus the personal steering wheel, yung layout ng screws, still 6, pero 2 screws at the top. So, itong hub natin, guys, pwede siya for personal and Momo. Ayan o, match pa rin, may holes. So, yun. I think no need to replace this hub. So, pwede to for Momo and personal. Yay! Or mag-drive na lang kaya tayo ng ganito. But, add ko lang rin pala about the personal steering wheel. Nabili namin siya sa Up Garage sa Tokyo. Ang nakakatawa lang kasi I took a picture of yung description niya. I used Google Translate. Sabi nung description dun sa parang price tag niya, 1 week of ownership, frayed areas, other small scratches, dirty, signs of use. I'm assuming yung 1 week of ownership, siguro second hand na yun. Kasi hindi siya mukhang 1 week of ownership na siya yung first owner. So, but not bad, not bad. 9,000 yen yung kuha dito. So, what do you think? Okay ba? Ito ba yung magiging steering wheel ng bayan sa mga civic people? I don't know. Or I think ito na yata eh. Actually, hindi pa ako makapag-comment on its feel. Yung handling niya kasi yun nga, hindi ko pa siya nakakabit. But ito guys, ito lang. Very interested in trying this out. Actually, comparing natin dun sa size nung SIR steering wheel. Slightly smaller. I don't know kung kita sa video. It's slightly smaller in diameter versus the SIR steering wheel. So, yan siya. Comparison. Versus the Olympic 3. Smaller din siya, guys. Smaller in diameter. Ayan, hindi lang kita masyado, pero mas maliit ng konti ito. Hopefully, magka-horn button na ako kasi ayoko pang gamitin siya na walang horn kasi nakaka-praning mag-drive na walang horn. Sa iba, parang okay, hindi naman big deal na wala akong busina. Pero dati, guys, trinay ko mag-drive ng prolonged period na walang busina. Medyo nakakairita siya kasi minsan may magka-cut sa'yo or something, emergency, di ba? I think hindi unsafe din siya na wala kang busina kasi it's to warn others then that you're coming, especially to avoid accidents, yung mga ganun. So, tatabi muna natin to, but really excited to install this one. So, yun lang guys. Right now, ito muna. Balik tayo sa original EK Civic SIR steering wheel. Namiss ko rin to na may busina. Kasi yun nga, as mentioned nga dun sa Momo na Olympic 3, never ko napagana yung git ng busina. So, dun lang talaga sa side, nasanay na lang ako. So, anyway, that's all for now. Thanks for watching. Like and subscribe.